How is it working with Direk Chito, George? Oh my gosh, nabigyan yung kaba ko, yung nganig ko to the highest level. Kasi nga, yung first taping day, kami yung ni Jean, yung papasok. So, magalakad, maraming movements. Pero, ang lesson ko talaga for Direk Chito is dapat makinig ka talaga. Always naman sa lahat ng mga directors, of course. Pero si Direk Chito kasi, once magbigay ng instructions, dapat lahat ng kaluluwa mo focus sa kanya. Focus dapat sa kanya. Wala ka nang dapat tingin ka lang Direk Chito lang. Magbigay ng instruction, blah, blah, blah. Ganon. At saka, ang ganda niya, ang galing. Yung alam mo, yung parang may justice yung nabigay mong eksena talaga. Every time nga may fulfillment ka din as an actor na wow, kaya pala. Alam mo yun. Pero off-cam naman niya. Kuminsan kasi Direk Chito, kasi kapag on-cam, mag-aligarga na. Pero makinig ka lang and after mapanood yung eksena, wow, kaya pala. Ganun. Pero nakakakaba siya, nakakakaba. As experience. Totoo. In fairness, sabi no? Sabi, Vika, alam niya at Vika. Parang sarap-sarap makatrabaho ni Direk Chito na yung aminin mo, yung sinasabi lang ni George na parang kailangan yung buong kaluluwa mo pag nag-de-explain, ibigay mo talaga. Oo, what's your story? Vivek, ano man? Ha? Oh. Ano sinabi ni Mara, eh, ni Mara, ni George, kailangan, pag sinabing buong kaluluwa, parang ibig niya sabihin doon, every fiber of your being, dapat ang focus mo nasa kanya. Kasi pag nagbigay siya ng instruction at saka nang gusto niya mangyari, kung pwede lang sana na ano nen, habang sinasabi niya, biglang may lalabas na parang anong tawag doon? Yung kailangan yung makikita mo yung nasa isip niya. Kasi kailangan gawin. Yan. Kailangan biglang lalabas ko ano yung nasa isip niya para alam mo na kung ano yung gusto niyang execution. Kasi yung gusto niyang execution, may bilang yun. Dapat bawat pick-pack nun, masusunod mo. Pag hindi mo nasunod yun, Aiday, manda ka na. Kakalak na yun. Di ba sabi ko sa'yo, nakakaloka ka naman. Ulit! Ganito, ganyan. Pupunta ka to. 1, 2, 3, pack. Dito ka mag-deliver. Tatalikod ka, iikot ka, lalakad galon. Stop! Ha? Focus talaga dapat. Focus. Nakakaloka, Day. Tapos, nung pagkatapos ng unang encounter ko talaga sa kanya na talagang kulang nalang maihi ako ng dugo sa sobrang takot ko. Sa sobrang takot ko. Actually, ano siya eh, hindi siya magagalit sa'yo or hindi siya naaligaga or hindi siya sumisigaw or hindi siya tumatalak ng personal. Yung itinatalak niya yung gusto niyang mangyari. Yung tungkol nun sa trabaho na ginagawa niyo ng oras na yon. So, it's not personal. Walang hindi kanya hihiyain, hindi dahil hinihiya kanya, hindi dahil personal. Hindi eh. Yun ang na-realize ko doon, sabi ko, ah, okay. Tapos, syempre, kung nung ano mo yun, nung na-surpass ko yun, sabi ko, ay, pag ito talaga lagi ko magiging director, magiging napakahusay ko talagang artista. Yes. Eto na, may pangalawang, grabe. Grabe. Ito na yun yung unang eksena. Nakakatawa, kasi magkasama kami sa kwarto ni George. So, lagi namin na pag-uusapan, pinaghahandaan namin, tinitingnan namin na breakdown. Sabi, bakla, kay Direk Chito tayo ngayon. O sige. Sabi talaga ni George, matulog na tayo ng maaga para fresh tayo bukas. Yan talaga si George. Oo nga, syempre. Talaga niya. Tapos ano na, may araw ng tape, merong taping na yung totoo sinasabi niya. May dalawa kasi ang katawan ni George eh. Meron siya sa amin, sa Asmara, sa tawag dito, sa community, kasi pinsan ko siya, kasama ko siya sa karinderye. Yes. Tapos, best friend siya ni Jane. So meron siyang eksena sa kabila. So magkakasama sila na Jane sa kabilang unit. Pag magkasama sila doon, hindi naman ako kasama doon kasi sa kabila ako. So si bakla pag aalis, para akong nanay na magpapapasok sa eskwela na may exam. O anak, kalingan mo ha. Ano ako ate, sa hindi, kaya mo yan. Sabi ko, gano'n ba sa focus ka lang? Sabi ko, kasi kumain ka na ba? Hindi. Sabi ko sa kanya, kumain ka na ba? Okay ka na ba? O kaya mo yan. Sabi ko, focus ka lang. Kaya mo yan, George. Sige, labas, anak. Hindi, kasi Mami Jai, kasi yung taping namin ni Jay na dalawa lang kami sa mga online selling namin, sobrang lamig! Sobrang lamig! Kinakabahan ka na nga kay Direk Chito, lalamigin ka pa! So, grabe! Tapos yung damit ko naman, syempre sexy-sexy tayo din, skirt sleeveless, as in, sa payat kong to, ganun ka naman, parang Iceland, nanginginig talaga ako. Tapos, oh my God!
haba ng mga lines ko. At nanginginig yung bibig ko. Tapos direktito pa. Gusto na kasi. Pero grabe. Grabe. Pero nagawa ni George ng bonggang-bongga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagawa niya. Kasi ito na ikutuloy ko, Jaiho. No, second time na taping ko na kay Direk Chito ulit. Sa bahay, di ba tayo magkasama, Mara? Uh-oh. Yung magsusumbong yata ako kay maghahatid ng chismis, magmamarites. Uh-oh. Di eto na. Di punta ako doon. Ayan na siya, magba-blocking na siya. Ito na si Direk Chito. Sabi ko talaga sa'yo, wala akong ibang nakikitang tao. Wala akong ibang naririnig. Nakatitig lang talaga ako kay Direk Chito. Nagsasalita. Ang nakakaloka doon, Jai, pag lumapit siya sa set, hindi niya sasabihin na hindi niya sabihin na, hoy, ikaw, alika. Hoy, ikaw, kausap kita. Halika, Sasalita siya, naglalakad siyang ganun. Siguro nakita niya, nakatingin na ako. Without calling my name, naglalakad na siya, nagdidirect na siya. Ganito, gagawin mo. Pupunta ka doon. Tapos gaganito ka. Tapos dito ka titigil. Sabi ko sa'yo, Jaiho, yung titig kong ganun, no? Sinusundan kong ganun, haba akong naglalakad. Naglalakad ako, hindi ako kumukurap. Okay? Okay po. Sabi ko sa'yo, hindi ako masyado nagsasalita. Tinatandaan ko hanggang sa... nung natapos na yung eksena, nung sabi, okay na yan. Okay na, good. Next sequence. Sabi ko talaga siya, halika na, Mara. Sabi ko, George, halika na, okay na ako. Fulfillment. Yung ganun. Fulfillment, sabi talaga, Mami. Oo. Yes, oo. At saka yung pagka yung nakita namin na, pag nakita namin na happy si Direk, okay siya, nag-okay siya, ay di okay kami, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Kaya sabi ko nga kay George, I'm looking forward uli na makatrabaho at maging director si Master Director Chito Ronyo. Kasi naku, nakaka-happy, promise. Yung nagtatrabaho ka, haba kang nag-workshop. Nagtatrabaho ka, haba kang nag-aaral, kasi natututo ka. Yes. Ang saya, kasi parang yung mga director naman namin, para mga teacher sila, para mga professor sila. Pero may iba-iba ang professor, may professor talagang sobrang strict at terror. Parang ganun si Direk Chito. At dahil super dyan, ayan, kasama natin ngayon si Direk Chito. Charing lang, chika lang syempre, kasi parang birthday ni Direk Chito ngayon sa mga sinabi nyo, kaya bonggang-bongga, pero diba, hindi chika, parang alam yung may VTR for Direk Chito's birthday, yung pagkakasabi, pagkakasabi ko talaga. Ramdam na ramdam namin mga listeners, saka ng mga manonood, kung paano yung naging masaya kayo to be part of this iconic teleserye portraying yung mga roles ni Mara at saka ni Marites. Pero isa sa parang nakakatuwang marinig, yung mga story na sinishare nyo ngayon. Yung hindi natin napapanood sa TV. Pero ganun siya ini-effortan at pinaghahandaan ng bawat mga artistang nanonood.